Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Nawa na sa mabuting kalagayan kayo, saan man kayo naroroon. Dito kami maninirahan ngayon, kabi. Natutulog sa kanila. Sasakay kami ng train dito sa subway. Punta kami sa isang destination na naman, sasakay kami ng train sa subway pala. We're coming sa South Bolivar. Yeah. Sakay na kami rito at pupunta kami sa isang location. Ito si Kuya Swapon, Manang Bilma, nandiyan si Iba, nandito si Agnes. Dito sa Toronto, Ontario, Canada. Kaya nga si Malamit. Sa 7 degrees temperature on the left. Pasado na city na ang oras ngayon dito sa tabi. Dito kami ngayon sisimba sa Toronto, Ontario, Canada. Mount Zion, Seventh-day Adventist Church. Yan, ito na. Dito papasok na kami sa church. Kukuha ako ng mga great controversy dito. Ang dami, oh. Pamimigay po ito. Tamang-tama, mga kapatid. Ang dami pong great controversy. Naaklat dito sa reception entrance area. Sa church na ito, Mount Zion Filipino Church, dito sa Toronto, Canada. Dito po kami mag-aattend ngayon ng Sabbath Church Worship. So, tamang-tama. Because remember, how long they've been in Egypt? Manang Bilma, Iba, Agnes, and Kuya Swapon. 400. Nagagaling lang namin sa simbahan. At nandito kami ngayon sa bahay ni Kuya Swapon at ni Manang Bilma, pinsan ko. Ang panahon dito ngayon ay makulimlim at saka umuulan, pero wala namang snow. Malamig yung aming mga damit, dubli-dubli. Ito yung cherry na tanim nila. Ayan o, dami daw bunga niyan pag sa June. Ang tamis daw niyan. Ito yung itsura ng mga bahay dito. Ito yung kusina nila. We almost going to eat our lunch. Actually, ito na ay mga alas dos na yata dito eh. Yeah, long service kasi yung pagsamba namin kanina. Ito yung si Kuya Swapon, the king of the house. Manang Bilma, the wife, is the prime minister. They are the master of the house. Ika nga. Recipe. Bangladesh style na naman, oh. Ito, Bangladesh style yan. Alam ko yan eh. Yan yung kinakain namin nung pumunta kami sa Bangladesh. May munggo naman. Ayan. What you can see that we are here visiting in your house. From Bahrain to Toronto, Canada. Manang Bilma, what do you see to us? Thank you for visiting us in our humble house, and we are very much privileged to have you as my first insan who visited me, and also your wife, and also your friend. Agnes Murambaba. Agnes, okay. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. How about you? We are very happy, Bart, you came with your wife. Okay. Like Bangladesh, you visited a year ago. Mm-hmm. Now we are happy that you can
come to Canada. Yes. And you have visited the USA. So we are very happy that you are still with us. And God bless you. Okay. And then, actually, Kuya Sofon, this is really a bonus from God, you know. We did not speak about this situation and this opportunity that we could be able to come here in your place in Canada. Yes. Because this is really a very expensive or luxury trip. We are grateful that there are sponsors who accommodate us here. God is good. It's a bonus. It's a blessing for us to see you again. Okay? Yes. Okay. Till we meet again somewhere beyond the blue. And General Santos or... In Bangladesh, how I wish to see you then there. Oh, my husband and wife, I think here are they now. I just want to make sure po ay tito. Oh, Yana. Hi, Patrick. Si Ganggang at si Patrick. It's okay to park there. No problem. We just come from church and then we are just waiting you from Wilan. So the travel from Wilan going to Toronto. Patrick and my niece. Patrick, how are you? Here we are. We are going to visit your home. It's just like a dream. You are welcome in this house. Mr. Swapun Halder from Bangladesh, and he is already staying here for a long time in Canada. Thank you. He is a really best friend and nice guy. Come, sir. Yeah. Mabuti. Miss you. Okay. Yeah, this is a vlog. This is also our sponsor from America. Yeah, our sponsor in Bakersfield, California. We are staying there in several days, maybe 2 weeks, like that. She is very kind and she is very accommodating for us. Yeah. This is my wife, Eva. Salamat po sa panonood at mag-iiwan po ako ng isang mensahe ng Panginoon, Hesukristo, sa aklat ni Juan, Kapitulo 15, Versikulo 5. Ito po ang wika, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay magbumunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman." Pagpalain po kayo ng Panginoon.